nagkaroon kami ng problema sa oras. Hindi lahat ng pagmamahalan may forever. Okay lang naman sa akin kung mag-mobile gaming siya eh. Pero yung pabayaan yung relasyon namin, pati yung ibang mga importanteng bagay, parang hindi na tama. Hindi lahat ng relasyon may happy ever after. Lagi kami nagtatalo kasi sinasabi niya sa akin na wala na daw akong oras sa kanya dahil sa paglalaro ko. Pero para sa akin naman, ang immature lang na pag-awayan namin yung ganung bagay. Minsan masakit masabihan na ang babaw kong tao, na immature ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko titiisin. May mga tanong na naghihintay pa ng sagot. Hindi ko alam kung gano'ng katagal kami magtitiisan. Kasi ako, nahihiya pa rin ako sa kanya. Hindi deserve ng girlfriend ko na manglimos ng oras sa akin. Dapat, kusa ko yung binibigay. May hope pa ba for a second chance? This Valentine's, mga nagkawalay, muli naming pagtatagpuin. Ngayong araw, kilalanin natin ang mag-ex na sina Paolo at Ashley. Para sa ultimate closure na dapat harapin. Is there a second chance in love? Hindi? Oo! Pwede? Ewan! Yes, you know, in time I might have told you, but I guess I'm too slow. It's overly romantic, but I know that it's real. I hope you don't mind if I say what I feel. It's like I'm in somebody else's dream. This could not be happening to me. Kasama natin ngayon live. And first time nilang magkikita pagkatapos maghiwalay 3 months ago. Here's Paolo and Ashley. Ano kaya ang nangyari sa loob ng 3 months na hindi sila nagkita o nag-usap? Kaya naman kakausapin na natin ngayon si Paolo at Ashley. Ashley, nasa side mo na yun, no? Si Paolo yung ex mo. Hi. So, hindi ikaw. Baka gusto mong batiin. Kumusta ka? Masaya. Nakita eh. Ikaw, kamusta? Ayos naman ako. Alam mo, Alex, parang hindi na natin kailangan itong ituloy. Parang kaya meron nga, na agad na bubuo. Kaya nga. Pero gusto ko lang tanungin, itong 3 months na naghiwalay kayo, sino ba ang nakipaghiwalay? Ako po. Wala ni isang nagkamustahan sa inyo? Hindi kayo nag-usap talaga, nagkita for 3 months? Hindi po. So, first time niyong magkita ngayon. Yes po. Ano yan? Nag-unfriending kayo sa Facebook? Nag-unfollow din, ganun? Opo, tapos binak niya po ako sa Messenger. Sino? Siya po. Binalak niya. Opo, binak niya po. Ngayon, kwentuhan niyo kami ha. Paano naman ba talaga kayo nagkakilala? Paano nabuo ang inyong love story? Ano po, nagkakilala po kami online sa Facebook po. Then, siya po kasi yung unang nag-chat sa akin. Kasi crush niya po yata ako. Alam mo, kahit sino naman siguro, no? Ako nga eh, nagwapuhan ako sa iyo, Paolo. Salamat po. Oo. Ito daw, memorable daw sa inyo yung isang milti shop sa may isangang daan. Bakit? Ano nangyari doon sa miltihan? Yun po kasi yung lugar kung saan niya po ako sinagot. Paano? Kwento mo. Ano po kasi yun? Galing po ako ng rehearsals po sa school namin. Mm. Then, nagulat po, pinipilit niya po akong pumunta doon sa milk tea shop. Kasi favorite na po namin yun eh, since andun po yung Oreo cheesecake na favorite niyang milk tea. Mm-hmm. Mm-hmm. Then, nung tinatanong ko po kung anong gusto niya, lagi niya lang pong sinasabi sa akin, oo, sige, yes, oo, yes. Mm. Then, bigla niya po akong sinabi sa
Oo na, sinasagot na kita. Bakit naman ganun? Habang nagkikwento ka, alam mo, Paolo, hindi nawala ang tingin sa'yo ni Ashley. Ashley, ano ba ang naging relasyon nyo sa loob ng 2 years ninyong pagsasama? Kamusta? Okay naman po. Tulad po ng mga normal na relasyon, ganun po yung flow ng relationship namin. Sa una po, ang saya. Sa una, yung excitement nandun po. Pero alam naman po natin na habang tumatagal, dun mas sinusubok yung pagmamahalan nyo sa isa't isa. Hanggang sa dumating po sa punto na parang nawalan na nga po siya ng oras sa akin dahil sa ML. Parang nakakapagod na na paulit-ulit intindihin po yung mga rason niya. Ikaw ba, Miss San Ashley, kinakausap mo siya, hindi ka ba titigil dyan sa ginagawa mo na yan? Nandito ako. Kasi alam mo, Alex, marami akong friend na nagaganyan eh. Mas pinipili yung mobile games kahit nandito. Yung girl, may problema siya. Hindi niya ma-share yung problema yun, niya doon sa guy. Eh, kasi mobile games na mobile games. Tama ba ako? Opo. Tingnan mo. Ikaw. Pero tingin ko naman si Paolo, parang nung nakipag-break sa'yo, anong naramdaman mo noon? Siyempre po, nung naghiwalay po kami dalawa, nung nakipag-break po siya sa akin, ano po kasi, away po kasi yun eh. So, wala po akong ginawa that time nung nakipag-hiwalay siya. Kasi, ang nasa utak ko po nun is, sobrang immature po na pag-awayan yung laro. Ayun po, kaya po, wala po akong ganong naging so, action. So, pwede niyong sabihin na, kaya hindi kayo nakapag-usap at natuloy sa breakup dahil umira lang pride sa isa't isa. Ganun ba yun? Opo. Pero alam niyo, sa isang relasyon, meron talaga mga bagay tayong hindi nasasabi. Lalo na ngayon na sinabi nyo, nagsimula kayo ang inyong breakup dahil nag-away lamang kayo hanggang sa nauwi sa breakup. So I'm sure may meron kayong mga gustong sabihin na maganda sa isa't isa na hindi nyo naman nasabi habang kayo ay magkarelasyon. Kaya pinaghandaan natin sila ng sulat sa isa't isa na ginawa nila habang kalmado at malinaw ang isip nila para masabi nila ang talagang nilalaman ng kanilang puso. Simulan natin kay Paolo. Basahin mo yung letter para kay Ashley. Hi Ash, sobrang dami kong gustong sabihin sa'yo pero hindi ko alam saan magsisimula eh. Hindi ko alam paano masabi lahat kasi sobrang laki ng naging parte mo sa buhay at pagkatao ko. Pero siguro simulan ko na lang sa salamat. Gusto ko magpasalamat kasi tinuruan mo ako magtiwala at mangarap ng mataas. Oo, ikaw yung nagturo nun. Mula nung binahagi mo sa akin lahat ng mga pangarap at gusto mong marating sa buhay, parang nag-set na rin ako ng goal sa sarili ko na kung yung babaeng mahal ko nga, ang layo ng pangarap eh. Di dapat ako din. Kasi gusto ko mangarap kasama ka. Ikaw rin yung babae na nagturo sa aking umiti. Isa yun sa mga hindi ko makakalimutan na nabahagi mo sa akin. Kasi kada isang ngiti mo lang, alam mo yan, napapangiti rin ako. At hindi ko makakalimutan yung mukha mo na laging nakasmile. Salamat din kasi na-manage natin na hindi makahadlang sa pag-aaral yung relationship. Thankful ako na ikaw yung naging girlfriend ko kasi alam mo kung ano yung dapat i-prioritize. Alam mo kung ano yung mas importante. Tignan mo naman, parehas tayo nag-excel sa pag-aaral natin, di ba? Salamat kasi lagi mo akong pinapasaya. Minsan, pag di ka nakatingin sa akin, alam mo ba, nakatitig lang ako sa'yo. Tapos pinagdadasal ko na sana ikaw na talaga. Sa totoo lang, gusto ko na ulit manood ng sunset kasama ka. Kasi di ba favorite mo yun? Ikaw na yung babaeng gusto ko makasama, sa totoo lang. Masabi ko, sa harap ng altar, sa loob ng bahay, sa pagtanda. Alam mo, Ash, kung Mobile Legends lang ang makakaadlang sa binuo nating relasyon, handa akong bitawan yun. Pero ikaw na babaeng nagpasaya sa akin sa buong buhay ko, may hirap kang iwanan, Ash. Mahal na mahal kita, Ashley Jarrell Valdez. Tumatawa ka na din. Alam mo, Alex, kanina iba eh, yung itsura niya. Pero ngayon, tignan mo yung smile niya, oh, hanggang batong na. Batangiti na siya eh. Tsaka yung balikat niya, gumagalaw-galaw na eh. Ashley, meron ka rin bang letter? Dear Pao, kamusta ka? 3 months na tayong walang komunikasyon. Siguro, sasabihin ng iba, sus, 3 months lang yan. Sandali pa lang. Pero ang 3 months, 13 weeks din yan. At ang 13 weeks, may 91 days. At ang 91 days, may 2,184 hours. At ang 2,184 hours, may 131,040 minutes. Imagine, 131,000 minutes na kitang hindi nakikita o nakakausap.
Samantalang dati nga, isang minuto lang tayong hindi magkasama, namimiss na kita. So oo, namimiss kita. Pero oo din, masama loob ko sa'yo. Sobrang sama. Kasi sa loob ng 131,040 minutes, hindi mo ako kinamusta. Hindi ka nag-effort magpakita. Ganun na lang ba ako kabilis kalimutan? Nakalimutan mo na ba yung mga sunset walks natin kung saan sabay tayong nangangarap? Mobile Legends lang ba talaga ang halaga ng pinagsamahan natin? Dahil sa Mobile Legends, kinailangan ko mamalimos ng oras mo. Nakalimutan ko, mahilig ka nga pala talaga sa laro. Kasi pati feelings ko, pinaglaruan mo. Kung may pagkakapareho man kami ng ML, yun ay andyan kami. Pareho sa tuwing kailangan mo. Pero siguro, hindi ako magiging sina Laila, Mia at Esmeralda. Lumalaban man kami pare-pareho, pero sila ang pinipili mo. Pero baka nga siguro dapat dun ako mag-focus sa masasaya kaysa sa malulungkot. Kaya kung tatanungin mo ako kung na-appreciate pa rin kita, ang sagot ko, oo. Oo, na-appreciate ko na may taong hindi nagsasawang i-remind ako na worth it ako. Na deserve ko lahat ng pagmamahal. Na deserve kong itrato ng tama. Na-appreciate ko na kapag kausap kita, parang dun pa lang nagiging kalmado na ako. Na parang dun pa lang nagiging magaan lahat ng mabigat na dinadala ko. Oo, na-appreciate ko na binibigyan mo ako ng kumpiyansa pag na-insecure ako. Pero ang tanong ko ngayon, oo pa rin kaya maging sagot ko sa'yo samantalang natiis mo ako? Sana masaya ka. At kung tatanungin mo ako, hindi. Hindi ako masaya. Anong na-feel mo sa sulat ni Paolo sa'yo kanina, Ashley? Sa narinig ko po, feeling ko po na-realize niya naman na po lahat sa 3 months. Pero para po sa akin, kapag mahal mo yung tao, kaya mong bigyan ng oras eh. Kaya mong maglaan ng oras. Kahit ano pang rason, parang hindi enough na reason para bitawan mo yung taong mahal mo dahil lang sa maliit na bagay. Na parang pabayaan mo siyang mawala para lang sa maliit na bagay. At this point, sisimulan na natin ang 7 questions of hope. Waki? May mga hinanda silang mga tanong para sa isa't isa na sasagutin lang nila ng hindi, oo, pwede, ewan. No explanation. Handa na ba kayong dalawa? Opo. Ano? Simulan na natin. Pwede na kayong magsimula. Sisimulan natin kay Ashley. Nag-ML ka pa rin ba? Yun totoo. Oo. Pero... Nope. Ah, Paolo. Kung yayain, bakit nang mag-milty mamaya tulad ng dati? Sama ka? Ewan. Feeling mo ba immature ako kasi nagseselos ako sa ML? Oo. Pag ba umiinom ka ng Oreo cheesecake na milty yung paborito mo, naalala mo ako? Oo. Sa loob ng 3 months na hindi tayo nag-uusap, gumawa ka man lang ba ng effort makausap ako? Hindi. alam kong ligawin ka ng mga lalaki. Ang tanong ko is, nag-entertain ka ba ng manliligaw? Oo. Nagsisi ka man lang ba sa nagkaiwalay tayo? Oo, sisingsi sa'yo ako. Kailangan ko ba talagang i-give up yung ML para lang balikan mo ako? Pwede. May nabalitaan na kung may chinachat ka na raw na iba, nililigawan mo na ba siya? Hindi. Hinaharap mo pa rin ba yung cuddles and kisses natin? Oo.
Handa ka bang makipagkumpetensya sakaling may mga manliligaw na ako? Oo, parutanayin ko yung sarili ko sa'yo. Ako pa rin ba yung favorite person mo? Ewan. Nakikita mo pa ba ang future kasama ako? Oo, malinaw. Kung mag pa friend request ba ako ulit sa Facebook mo, na-accept mo ako? Ewan. Ay! Natapos na po ang kanilang tanungan at nayayanig tayo dito sa studio sa mga sagot nila. So it's time for the final and most important question. Itong question na ito ay sasagutin yung dalawa, Ashley and Paolo. Gusto niyo pa bang magkabalikan? Ano ang inyong sagot, Paolo and Ashley? Maaari niyo na ipakita. Ay! Si Paolo is oo. Si Ashley naman is ewan. Ako, naniniwala ako, hanggat hindi pa naghumihindi ang babae, may pagkakataon pa, may oo, chance pa. May ang chance. Kailangan lang gawin ng lalaki ay patunayan kung talagang siya ay nagbago na oo at oo din yan. So, nasa kamay mo na, Paolo, kung anong mangyayari sa relasyon ninyo, patunayan mo na lang kung talagang gusto yes mo siyang makasamang muli. Ngayon naman, Ashley, tanong ko sa'yo, bakit ewan ang iyong sinagot? Gusto ko munang mapantunayan niya kung sincere ba talaga siya na maging okay kami ulit, na gumawa siya ng effort man lang para maayos kami. Ikaw, oo. Why oo, brother? Kasi po, sa loob po ng 3 months na hindi kami nag-usap, nagkita, marami po akong realizations eh. Gusto kong malaman mo na porket hindi ako nagparamdam that time is ginusto ko yung nangyari. Hindi ako nagparamdam that time kasi sobrang hiyang-hiya ako sa'yo na trinato kitang ganun, na parang feeling ko wala akong mukhang iyaharap sa girlfriend ko, na imagine, nang limos ka ng oras sa akin, hindi mo deserve yun. Kaya sobrang nahiya ako that time. Kaya wala akong mukhang maiharap, hindi kita makausap, hindi kita machat kahit sa family mo. Then, dumating tong araw na to. So, gusto kong malaman mo yun. Sa loob ng 3 months, Ash, hindi ako nag-enjoy. Well, hindi ko ginusto yung hindi tayo mag-usap. I'm so sorry sa lahat kung nasaktan kita, nawalan ako ng oras sa'yo. But, promise, this time, handa kitang ligawan araw-araw. Ligawan kita araw-araw. Alam mo? Alam mo, gusto ko nang kunin yung cellphone ngayon nito ni Paolo. Ako na mismo magdi-delete ng Mobile Legends. I-delete ko na. Itatapong ko na yung cellphone mo. Oh. I-delete natin yung ano na yan, Mobile Legends. Tapos i-block mo. Ako naman eh, magdi-delete ako pag-uwi ng Call of Duty ng asawa ko. Gigigil na rin ako dyan sa Call of Duty. Malapit ka na, Mikey. Umanda ka. Minsan, hindi natin pwedeng pilitin ang sarili na sumagot sa mga tanong dahil minsan, only time can really tell kung kailan tayo magiging handa sa kasagutan. Yeah. Pero ang pwede or ewan ay nagbibigay pa rin ng hope na someday, soon, pwede oo, ang maging kalabasan. Diba? Thank you and good luck sa inyo, Paolo and Ashley. Paolo, ikaw nang bahala nawa ay mapasagot mo muli ang iyong girlfriend na si Ashley. Ligawan mo ha. Lahat at gawin mo. Bago tayo magtapos, ito ang hope. Hindi, oo, pwede, ewan. Ang dating nagmamahalan pero naghiwalay na, muli na din pagtatagpuin. I have loved you only in my mind, but I know that there will come a time. I feel a feeling I have inside. It's romantic is what they say. Falling in and out of love just like a play. Memorizing each line, I still don't know what to say. What to say. Don't know what to do whenever you want it. Don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day, I dream of you in the most special way. You beside me.